Hello, nagre-record ba? Hello, magandang gabi. Ito po si Amang Ibon at ako ay nag-video ulit para mag-practice ng ang tawag sa ganito, vlogging. Dapat daw nakatingin sa camera. Parang hirap naman, para akong robot, di mo lang kumukurap yung mata ko. So pagpasensyahan na kung medyo tumutumo ako ha. Ngayon ang topic natin tungkol dun sa tanong sa akin ng isang follower. Lilima lang yun. Ano ba pinagkaiba ng low wage sa high wage sa usapin ng sahod at trabaho dito sa Canada? To be honest, wala akong alam. Hindi ko alam pinagkaiba ng dalawang yun. Kaya kanina habang bumabiyahe ako, is babasa-basa ako kung ano ibig sabihin. At meron akong napulot na konti, pero hindi ko naman ma-explain masyado. Pero siguro ganito lang kasimple yun. Pag sinabi mong low wage, ito yung mababang sahod. At yung high wage, ito yung taas na sahod. Ngayon, bawat probinsya sa Canada. Ilan ba ang probinsya ng Canada? Manitoba, Quebec, Ontario, Vancouver. Mga Siam yan, di ba Siam? So, bawat probinsya ng or teritoryo ng Canada, may kanya-kanya itong batas. No? At sa usapin ng sahod, meron silang tinakda na parang linya. Kung tawagin nila doon is parang ano tawag doon, median wage. Halimbawa sa Toronto, ang median wage ay $30 per hour. So kapag ang sahod mo ay $30 per hour pataas, ikaw ay high wage ang tawag. Ngayon, pag ikaw ay mababa sa 30, ang tawag doon ay low wage. So, nahahati yung dalawang kategorya sa pagkatao mo rito bilang isang nagtatrabaho. My God, ako pala ay low wage. Anyway, inang kanilang pag-aaral na nahahati sa dalawang panig, yung mababa sa mataas na sahod. Aray ko, sakit. Pansin na, may pilay kasi ako. Ano, nasa na tayo? Okay. Ano naman ang problema doon kung siyempre, yung mataas yun, mga doktor yun, di ba? Mga engineer, mga nurse, di ba? Yung kagaya ko naman na mababa lang na klase, gumagawa lang ako ng bintana, no? Nag-grind, kaya nga nagkaroon ako ng ano, injury. No? Kami, mga low-wage workers. Pero kami mga PR. Kami ay permanent resident. Kaya okay lang yung sitwasyon namin. Paano yung mga iba? So, ganito ang problema. Kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho sa Canada at ang sahod mo o yung klase ng trabaho mo ay categorically kasama sa low-wage, ay hindi ka ma-approve, hindi ka mabibigyan ng lamia. Ano yung lamia? Ang lamia ito yung ina-apply ng employer para kumuha sila ng trabahador sa labas ng Canada. No. Halimbawa ako ay cook. Ang cook kasi ay bahagi rin ng low wage. Kung ako ay magtatrabaho dito as cook tapos ako ay may lamia, ako nag-apply ng working permit, meron akong lamia galing sa aking employer, hindi ma-approve ako kasi nga mababa. So simula ngayon, hindi na pwede mag-apply yung mga low wages. Pwede pakicorrect nyo ako ha, kung tama yung aking paliwanag. Ako hindi nagmamagaling dito. Ako yung nag-aaral mag-explain. Ako yung nag-aaral mag-vlog ng mga topic. Pero ang layo naman, imagine nyo. Isa akong songwriter, isa akong musikero. Tapos nagi akong immigration consultant pat. Anyway, ang layo ng aking nilipad. Oo, binaba, ibig kong sabihin. So, simula sa pagiging musikero, naging ganito. Nagtatopic ako sa mga issue. Anyway, ano ngayon ang problema natin? Ang problema natin, dito sa Toronto, ang walang trabaho dito, yung kaso ng unemployment ay 6%.
No? Pa para sa Pilipinas, napakalaki. Dito, namumroblema sila sa 6% na walang trabaho, no? Sa Pilipinas nga, walang trabaho. Kung ilang porsyento, baka mga 30% ng tao din walang trabaho. Anyway, ito ay 6%. Ngayon, pag 6% ang pataas, ang isang state o isang lugar o isang city, eh hindi ka ma-approve magtrabaho, mag-apply. Dapat doon ka pupunta sa mas mabababa ang percentage na walang trabaho. At baka doon, baka sakali, pag nagtrabaho kayo doon, makapag-apply ng lamia, makapag-apply ng working permit. Kasi mababa yung tawag doon, mababa yung kaso ng unemployment. Pero kapag ang isang lugar, kagaya nito, Toronto, 6%, pataas, ay malabo ka nang makapaghanap ng trabaho dito. I mean, meron siguro, pero malabo kang mabigyan ng working permit na legal. Kasi nga, masyadong mataas yung inabot tayo noong linya na 6%. Pero kung pupunta ka sa ibang lugar, halimbawa sa Quebec, ang Quebec yata parang 3.4% ang unemployment rate. So doon medyo meron ka pang pag-asa, makapagtrabaho, no? At mabigyan ng lamia. Pero, lilinawin ko ulit, kapag ang nung nakaraang August 28, lahat ng turista ngayon ay hindi na pwedeng mag-apply ng working permit. Kasi nga, pauuwi na sila. Yung namang mga international student, paulit-ulit na lang ako. Yung mga international student, ay, ang balita ko naman, after ng kanilang, expire ng kanilang visa, kanilang working permit, sila ay mayroong extension of 2 years. Anyway, ano naman ang punto ko na sinasabi ko? Ay, hindi ko alam. Gusto ko lang mag-practice kung anong kasabihin ko. Pero sana nakatulong ha. Pero okay susuko. Kung andito na kayo sa Canada, mangarap pa lang at magplano kung anong dapat gawin. Pero teka, meron palang tanong. Ano naman yung mga trabaho na hindi apektado ng 6% at hindi apektado ng low wage or high wage? Kapag ikaw ay yung sa health, yung caregiver, halimbawa, nasa Pilipinas ka, mag-a-apply ka ng caregiver dito, ay walang problema yun. Mabibigyan. Ang maganda pa sa caregiver ngayon, pag nag-apply ka sa Canada from Philippines, pagdating mo, paglabas mo ng airport, pagbaba mo ng aeroplano, automatic PR ka na. Yun ang maganda sa caregiver ngayon. Isa pang trabaho na hindi apektado ng mga 6% unemployment kahit saan lugar sa Canada ay yung mga trabaho sa agrikultura, no? Hindi ko lang kung ano ibig sabihin nun, pero lahat na yun, basta may kaugnayan sa agriculture. O kahit siguro taga-gamas ka lang, taga-tanim o taga-pitas ng mga prutas siguro, basta may bahagi ka ng agrikultura. Hindi siya bahagi ng low wage, hindi siya apektado ng bagong batas. So pag nasa Pilipinas ka, tapos ikaw ay mag-a-apply bilang na bahagi ng agriculture, ay may pag-asa o hindi madali o marami kang mahanap ng trabaho. Ito naman personal, hindi ko ito nabasa. Personal ito ha. Kung kayo ay skilled, yung halimbawa ikaw ay machinist, welder, kaya ikaw ay ang tawag sa isa pa? Yung mga tubero, mga ganyan. Ano yun? Maganda rin i-apply ng trabaho dito yun. Pero hindi ko lang alam kung bahagi ba siya ng low wage, no? Pero palagi ko hindi kasi skilled siya eh. So, mag-research na lang kayo. So, yun lang muna. Okay lang naman kahit hindi panoorin kasi nag-aaral lang ako. Kasasanay naman ako na walang nanonood ha. Pero gusto ko lang masanay sa camera. Okay, maraming salamat. Ay, naka 9 minutes ako ha. Bye-bye, 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 bye-bye. Paano ba?